Record. Ay, week 3, day 2. Yes. Okay. So, first word natin, hiyo. So, hiyo, expense, cost me yes. Okay, cost. So, ito yung hilo, basta nakarahan to. Sa grammar natin, yung shoko hi, mga ganun. Saikatsu hi. So, ito yung hi. Okay, so, hiyo, syempre, gastos minasang. So, pag ano, noun no hiyo, gasto sa nung noun na to. Example, sa pagpapalabak, di ba, ang pagpapalabak sa Japan, kuriningu. Diba, may mga laundry na ano, kuriningu yung tawag doon. So, kuriningu no hiyo. Kuriningu no hiyo wa, ikura desu ka? Gumagal minasan. Okay? So, noun no hiyo. So, minsan, meron may mga certain words na ilalagay mo lang itong himinasang, fee or cost na yung meaning yan. For example, yung eto, ryohi. Yung ryo ng ryoko to ha, ryo ng ryoko, tapos hi, na cost natin. So, cost sa pagta-travel minasang, ryohi. Okay? Then dito, kai hi. So, yung kai minasang, well, ito yung sa mga party, ang ibig sabihin kasi ng kai, mga group, mga ganang meaning yan. Kaya ng kaya siya, magano'n. Dito naman, pag sabihing kaihi, membership fee naman minasang. Okay? So, pag sali ka sa mga group, mga organization, or something na gano'n. And pag sabihing kaihi, kaihi wa, blank. Okay, kaihi wa, sengen des, magano'n. So, ang ibig sabihin ng kaihi, membership fee minasang. Okay? For example, kaihi wa, hitonitsuki, sengen des, per person, di ba? Okay, yung hi na yan. So, nalalim yung ano dati. Pag sinabi natin shoko hi. Ito natin. Ito na yung keyboard ko. Shoko hi. Eh, minasang. So, di, sa kandi pa lang na ito, itong shoko. Tatabi mas, di ba? So, tabero din, di ba, na kanji. Then, shoku, shokuhi, minasang, food. Expense, ilas ka? Minasang. Right. Food expense, food cost yan. Magkasas pa sa pagkain. Ano pa yung mga natin sa mga common na hi? Sa ikatsu yung allowance nyo sa ano? May allowance nyo. Sa ikatsu. Yan yung mga common minasang sa hi natin. Okay? Or, pag walang may ganyan na word niya minasang, noun no, hiyo. Pwede na yun. Okay. Then, yung hi na yan, hi din siya ng shohisha. So, shohisha minasang, consumer. Siya dito tao ang ibig sabihin niyan. Okay? So, shohisha, consumer minasang. Then yung shohi dito, pwede maging verb yan. Shohi suru. Nang ibig sabihin, to consume. Okay? Yung consume na yung minasang, hindi lang tao. Ah. Pag shohi siya, tao yan. Okay? So, syempre, may mga kinoconsume na tao. Pagkain, tubig, mga ganyan. Then dito naman sa shohi suru, pwede yung mga bagay. For example, yung konokikai, yung machine na to, eh, ang kinoconsume nito is kuryente. Denki o shohi suru. Yung machine na to, ang kinoconsume niya ay gas. Gas wo, shoisu. Okay? So, pag shoisu, to consume niya sang, ha? Hindi lang sa pagkain niya. Okay, masita kami na sang. Yun. So, tandaan niyo lang yung hi natin, ha? Then, next kanji natin, ito, kagiru. Kagirimas. Niya sang. Kagiru. So, ang kagiru, grupo niya, kagiru. Kagirimas. Niya sang. Okay? Limit. Restrict ang ibig sabihin niyan. So, madaming gamit si Kagiri minasan ha. Sa mga pattern din sa entry, meron yan. Okay? Then, yung common dito, pag nagsasabi tayo minasan, naka-passive yan. Okay? Noun ni Kagirarete iru. Okay? Kasi pag sinabi mong noun ni Kagiret, Kagita minasan, Kagirimashita, kung ba ikaw ang nag-limit, nag-restrict. Pero usually, pag ginamit natin kasi to, sabi natin na, nilimit nila. Hindi tayo yung doer. Okay?
example sa flight, yung tenimotsu minasan, tenimotsu yung hand carry. Basta pag-flight, may hand carry. So, anong restriction or na limit ng ano, ng hand carry? 7 kilos, di ba? So, ang pattern natin dyan, may sarento. Tenimotsu wa 7 kilo ni kagirarete iru. Kasi hindi naman tayo nag-limit nun, di ba? Yung airport mismo, minasang. Yes ka? So, ito yung pattern natin yan. Noun ni kagirarete iru. So, limited sa 7 kilos. Limit or kaya restricted sa 7 kilos minasang. Idas ka? Tadya ko minasang. Hi. Ininaon yan, for example, tong trabaho nito, kuno shigo to wa, limited lang sa mga babae. Diba? Pwede rin yun. Idas ka minasang. Josei ni kagirarete iru. Pakamashita ka minasang. Then, pwede rin siya maging wa or ga minasang. Okay? Limited lang ang ibig sabihin ito na kulang. Limited na kulang. Okay, na for example, kono kuni no shigen. Pag shigen is resources. Ibig sabihin ito. Okay. Shigen. So, yung resources ng country na to, wa or gaminasang kagirare te iru. So, kagirare te imasu. So, limited yung resources ng country na to. So, pwede yung ganyan minasang ha. So, pag nakita niyo yung kagiri minasang, kagirarete iru, since yung common, limited, restricted, limit. Ganoon na yung meaning yan. Okay? Para mas na kami nasang. Then, eto minasang, din, ilagay ko na lang pag noun ni kagiru minasang. So, di ba, noun ni kagiri iru, di ba? Ito naman, pag noun ni kagiru lang, usually ito yung, niya, to be the best minasang, ibig sabihin. So, wala nang iba kung ito lang ang pinaka-best noun ni kagiru. So, for example, ito yung minsan. Atsui hi wa, sumetai biru ni kagiru. So, pag yung ganito minsan, sumetai biru ni kagiru, tapos may atsui hi, ibig sabihin sa mait na araw minsan, hot days, ang pinaka the best ay beer. Nakagets ba yung meaning ito minsan? Be the best. Pattern to ha. Baka sa ano na yung kagiru nyo. May dagdag na lang. Okay? So may isa pang pattern na mas may yung ano sa ano lang ma-discuss naman natin yun sa grammar. Okay? Ito lang muna minasang. Ides ka. Hi. So yung kagiri natin. Then yung kagi minasang ng, di ba? Kagi ang reading niya. Kagiru, kagiri, kagirimas. So ang isang reading niya, ang Chinese reading niya minasang ay gen. So gen ng kigen. Pag sabing kigen minasang, time limit. Time limit. So, kigen ga arimasu. Kigen ga nai. Okay yan, time limit yun. Ganoon lang siya gamitin. Then, kung kigen na to, ito. Gamit na gamit yan sa mga ganitong kasama itong kanji na to minasang. Yung kanina, yung show hi, di ba? Yung to consume natin, tama? Show hi. To consume. Show hi kigen. So, show hi kigen minasang, may time limit sa pag-consume or kanta niyo to expiration date. Kaya pag nakita yung kanji na yung minasang, usually, pag nakita yung kanji na yan, may date na yan sa baba. Okay? Yung mga, for example, 2024, nakaganyan na, 20, but 2034 na? 2028, and, taglan natin yan. So, ibig sabihin, pag may nakita kayong kanji na ganito minasang, Shohei Kigen, last date niyan is 2028, March 21. Ito yung expiration date niya. So, ibig sabihin minasang, after nung date na yan, hindi na pwedeng kainin yun minasang. Idas ka? Kainin, gamitin. Okay? Tapon na lang. Wala naman siya ka minasang. So, yung Shohei natin na yung consume natin. Okay? Kigen. Actually, may isa pa tayong Kigen Minasang. So, makikita nyo ito lagi, lalo sa mga pagkapagkain din. Show pa rin. Show me. Nalala niyo yung show dito na Kanji Minasang? Show. Noong nakarang week to yan, anong kanji yan, yung show na yan?
Yung show ng Keshimaski eh, mas minasan, okay? Showbo, yung showbo natin. Okay, ito minasan, ito, tignan nyo. Ang pagkakaiban lang, ito. Ito yung he, di ba? Show he, consume. Show me, kigen. So, ano naman yung, nakita na yung kanji na yan? Show me, kigen, minasan. Hey. Okay, pag sabing show me kigen minasang, ito yung best before date Before. na tinatawag nila. Okay, so parang expiration date naman siya, pero more on sa pagkain nakalagay ito minasang, ha? Ito yung pinaka the best time na pinamasarap niya na ano, pag yung product na yan. Pag lumampas na yan, it's either pwedeng mag-iba na yung lasa or mga ganun minasang. Best before date. Parang gawin na lang din. Expiration date na lang din siya, minasang. Okay? Minsan naman, ito yung makakita nyo, best before date, lalo sa mga pagkain, ito. Okay, sa iba naman, eh, show hikigen, expiration date. Okay? Pamesta ka, minasang. So, this, alam nyo na lang. Okay? Yung me dito kasi na adji to, minasang. Ha, adji. Ilas ka. Kasi yung show ito namang show hikigen, hindi naman lang limited diyan sa pagkain, sa any other na product din yan minasang, okay? Like sa show hikigen minasang sa pagkain lang to. Na gets ba? Para mas ka minasang. Ay, okay, ました。Okay, so gen, okay, gen natin ng kigen. So kigen, show me kigen, show hikigen. Then gen pa rin. Gen ng Gendo. Gendo minasang limit. O parang gusto mong may limit. Isa lang yung pattern naman natin dito minasang. Gendo ga arimas. Gendo ga arimasen. Gendo ga aru. Gendo ga nai. Para may sa kami minasang. So, noun ni Gendo ga aru nai. So, for example, ano yung, ano yung the best natin sa gendo na to? Ano yung progress? Simple. So, for example, minsan yung pag-progress, okay? Pag-progress sa mga tao, ano ba yung tao? So, sa entry kasi na bokap sa to, ningen no, simple. So, but sample. Ningen no shimpo. Okay. At pag nag-vocabs na tayo ng entry, mapag-aralan nyo ito. Ningen no shimpo minasang progress ng human being yung ibig sabihin yan. Pa, ani. Sabihin natin na walang limit sa pag-progress ng tao. Okay? Gendo ga. Pag, naging nila na. Gendo ga arimasen. Tama. Walang limit sa progress ng tao minasang. Yan. So ganyan, gendo ga aru, gendo ga nai minasang. Tama yung sakam. So mga ganyan minasang pag narinig yung gendo, so gen ng gendo pa rin yan. Yung doon natin ng sa ondo minasang. Okay? Gendo limit, gendo ga aru, gendo ga nai. Then next minasang na ano pa rin, gentay, limitation. So, parang gamitin nyo lang siya as yung kanina. Doon kay Kagirare Teiru. Kung paano gamitin yung noun ni Kagirare Teiru minasang. Noun ni Kagirare Teiru. Yung kanina minasang dito. Ito. Tenimotsu wa nanakiro ni kagi e Gentei sarete iro naman to miyasang. Ba't mali nga? Gentei pala to. Gentei sarete iro. Yan naman yung sang. Okay. Gentei sarete iro. Kanina, kagirarete iro, di ba? Noun ni kagirarete iro. Ngayon naman, noun ni gentei sarete iro. Unadji lang miyasang, ha? May limit. Okay.
So, yun lang minasang sa gen natin. So, dito naman, hindi nyo marinig masyado sa mga yung Nichijou Kaiwa, yung daily conversation. Okay? Unlike na lang kung sa trabaho, usually yan. Okay? Paramaista kami minasang. Hi. So, encourage ka na yung minasang. Okay? Memorize lang talaga dapat na. At least pag narinig nyo, for example, sa mga meeting-meeting, mga ganyan, o nabasa nyo, limitation ang ibig sabihin nito. Okay? Ito pa isang example po lang kanina. Konohon wa. Yung book na to, sensatsu ni. 100 copies, minsan 100 books. Sensatsu ni gente sa retero. Sabihin, yung book na to minsan is limited lang sa 1,000 na copies o 1,000 books lang. 1,000 books lang yung pinablish nila. Ibig sabihin niya minasang. Okay? So, yun. Noun ni gente sa retero. Or pwede rin sabihin natin na konohon wa sensatsu ni kagirarete iru minasang. Okay? Passive pa rin. Pero pag ikaw mismo ang nag-limit nun, kagitta lang. Pwede na yun. Sensatsu ni kagirimashita. Gentei shimashita. Pag ikaw mismo ang gumawa nun. Okay? Yeah, at sige, minasang na kanji natin. Say. So, etong say na to, ito yung onyomi niya minasang, kaya yung CD niya, nainani say. Made in ang ibig sabihin niyan. So, gagamin niyo lang dyan minasang, name of country, then say. Okay, kaya for example, ito minasang, Nihon say. Ibig sabihin, made in Japan. Itas ka minasang. For example, made in the Philippines. Philippine, say. Chugoku, say. So, check nyo yung mga product dyan sa bahay yung isang. Tingnan nyo kung nasan yung made in Japan nila. Makakita nyo yan. Nainani, say yan. Okay? Para match na kami nasang. Kasi hindi naman lahat kasi yung mga products dito or mga ano, may ego na nakaganyan na nakalagay. Okay? Basta itong kanji na to nakita nyo, tas country, made in country na to. Okay? So, yung say na yan, say ng seihin. So, di ba? Dami na. Say ng seihin, product. Okay? Okay. Hin natin. Showhin ng products din. Hin ng sina, sina, hina, sina muna din tong hin na to. Okay? So, yung say natin, seihin, product. Then, noun lang yan may asang, hindi yan seihin sa noun lang. And dito, seizo. Seizo, production. Seizo. So, production, minasang, nalang yung seisang. Production lang din, manufacture. So, itong seizo, minasang, mga muzukashi kotoba na, no? Yan. Production, manufacturing. Ito parang ito lang yung meaning yan, seizo. Para may kami, minasang, kono kaisha wa, kamera wo, seizo, sarete. Okay, nag-produce sila ng kamera. Okay, mas kami na sang. Yung zo dito, okay? Ang basa diyan minsan is skurimas. Dajeles ka. So, nalang yung verb natin na skurimas minsan, alam niyo yung kanji niya, isang tsukuru natin. Right. Ito yung kanji na tsukuru na to make na isa. Pinaka-general to make kasi to. So, any minsan. Pero pag ang to make natin, for example, sa mga factories, mga ganyan, na pinoproduce na kinoconstruct minasang, okay, ito yung tsukuru na gagamitin na kanji. Itas ka. Maggagawa ng mga machines, mga ganyan, tsukuru na, ito yung common na kanji na gagamitin. Baka mas kami minasang. So, yung tsukuru na yan, isang basa niyan ay zo. So, ito yung zo ng seizo. Nadya ba minasang? So ito pwede maging noun. Itong sayhin bawal. Okay? Yan. That, sige ya, ito, show. Show, minasang, award prize. Yes ka, award prize lang yan. Pwedeng pera, pwedeng mga gamit. So any award dyan. Yes ka.
賞をもらいました。magandang minasang. いいですか？賞をもらいました。magandang na verb niyan, minasang. Pagnanalo. Pero yun, show ga torimasu. Toremasu. Toreta. Magandang verb niyan. Toreru. And show. Then, shokin. So, show award, diba? Tas may kin. So, prize, money. Ito yung literal na ang price is pera, minasan. Shokin no, moraimashita. Shokin wa ikura desu ka? Gan, minasan. Dajabu? Shokin. Dajabu, minasan. Then, pag sinabing shohin, yung hin kasi more on sa mga bagay, minasan. So, shohin, price naman to na bukod sa pera. For example, mga gamit ang na-receive mo na price, yun. Shohin naman tawag doon. Ilas ka, minasan? Shokin, shohin. Then, okay, yung kanina. Yung show natin kayo na, minasan, yung show... Show me kigen. Show me kigen natin. Okay? Show me kigen. Yung best before date natin. Okay? Show me kigen. Best before date. So, yung show natin, show, shokin, shohin, show me kigen. Okay? Yun. Di ba, sige wa, eto, yun. Ho. So, ho ho minasang method or way. いい方法を教えてください。Good. 方法。で、yung 方なやん、ang isang basa niya is magiging po ng文法、grammar. Okay? 文法 yung grammar natin. So, 方法、then 文法。わかりましたか、皆さん？yan, madali yung vocab na yan. じゃあ次は、暖かい。So, 暖かい。So, may isa pa tayong kanji ng atatakay, minasan. Mama, pag, ano nyo? Yan. So, atatakay din to. Etong atatakay, minasan, usually ginagawa ito sa mga weather. Okay? Atatakay hi. Warm weather, minasan. Inas ka? So, ang kaan nito, si atsui. Atsui na ito. So, weather din daw si sa malamig naman, samoy. Tama? Yan. Pero pag itong atatakay na ito, minasan, ang kaano niyan is si warm. Yung atsi natin na ganitong kanji. Pero sa mga pagkapagkain. Then yung, ano yung malamig natin pag sa mga ano? Awakan. Si sume tai. So, ito yung kasama niya, minasan. Atatakay, atsi, sume tai. Baka may sita ka, minasan. For example, atatakai tabemono, atatakai kohi. Okay? Pero pag sabi mong atatakai heya, na more on ano, ito yung gagamitin niya sa atatakai heya, atatakai hi. Warm days. Okay, mas kami na sa. Yan na, para hindi kayo malito. Ito yung atatakai na kaparehas paano gamitin sa metay, ito yung atatakai na kami sa mga minasang. Okay? Yun. Ondo. Ondo minasang. Temperature, di ba? Temperature. So, ondo. So, do ng gendo natin kanina, yung limitation. Okay? Then dito, kion. So, on ang ibig sabihin minasang, yung atatakay, atata ng atatakay, so, on ang basa niya. So, kion. So, yung ki ng kyo tsukemasu miya. Sa yung ki kasi cookie, about sa hangin din kasi yung ki na yan. Okay? So, kion, air temperature. Okay? Yan. Ondo, kion, then, jo, on. So, jo on, minasang. Nalala yung natin? Yung jo natin sa day 2 at day 2 ng week 1 to? Michi jo? Right. Ang meaning kasi normal, so
doon normal temperature. Yes, kami na sang. So, kaya na doon, no? For example, medyo yung do des na ganyan. Diba? Or kaya, kalada no. Ningen, ito no, doon, no? Normal temperature ng tao. Ano ba yung normal temperature? Tao. Sanju roku do? Ba? Hindi ko alam. Kung ano yung pinaka-normal. Ano ba yan? Sanju roku do. Yan na lang siguro. Ilas kami na sang. Okay. So, yun lang naman ang kanji natin. Ang pinakamahirap lang dyan siguro tong kagirimas, paano gamitin. Then, di nyo siya masyadong maririnig. Okay. Madami tayong pattern din kasi dito. Isa na tong kanina, yung noun ni Kagiro na the best. Meron pa yung not always, mga ganun. Meron pa yung ikiro kagiri, mga ganun. Ja, Renshu shimashou minasan. Ja, ichiban. Seizo. Seizo natin kanina. Yun to manufacture natin, produce. Seizo nen gappi. So, nen gappi minasan. Year, month, day. Ano yung say nen gappi? Hai. Nen gappi yan. Ito naman. Seizo gap. Seizo nen gappi minasan. So, manufacture. Date. So, kono hi ni orareta. So, napasib tayo kasi hindi naman tayong gumawa niyan, di ba? Orareta, nabenta. Tsukurareta, nagawa. Tsukurareta. Tsukurareta, minasan, nagawa. Okay, B. Ito naman, shouhi kigen. Shouhi kigen. Kono hi made hozon shite mo ii. Hozon shite wa ikenai. Ano yung hozon natin? To preserve, to keep, di ba? Wait. Itatago niyo pa ba yun? Iye. B des. Hozon shite wa ikenai. Kono hi made lang naman nagalagay. Made. Ah, made. Before. Until. Made ang pattern natin dito. Before. So before. O hanggang sa date na to, kunwari, ang nakalagay yun is 2023, 2025. So hanggang sa date na to, ay, pwede pang minasang itago. Okay. Yes, kasi hanggang sa date na yan. Ay, ay. Best before pala. Show me kigen naman. Show me kigen. Best before date. So, kono hi made tabete wa ikenai. Oishiku tabereru. 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 Tabete wa so, kasi oishiku made ulit eh, made. So, until this day, yung ano nakalagay yan sa best before date. Hoy, shiku, taberareru, minasan. Please. Nalito ako din siya. Hay, hay. Ito, yung nagpalito dyan. Made, okay? Made. Chabasi para. Kono hi ni sugitara, yung sugimas, minasan. Kono hi o sugitara, ganun siguro. Yung sugimas na exceed. Pag sugimas ang ginamit yan, minasan, ito yung may sagot dyan. Kasi pag nag-exceed na sa date na yan, syempre ba, hindi na pwedeng itago yan. I-preserve. Hindi na yung pwedeng kainin. Okay, so, depende sa vocab sa nalang yan, pwede magbago. Okay? Joon, de. Minsan, joon, normal temperature, di ba? Hozon. Joon, de, hozon. So, ipipreserve sa normal temperature. Reizo ko ni irena kote i. Irena kereba ikenai. Nakereba ikinai, nakereba naranai, kailangan i-preserve, kailangan ilagay sa ref daw. Ito naman, kahit hindi na ilagay sa ref. Normal temperature na. Normal lang, nasa labas. So, normal lang temperature lang. Naman, minasang. So, sa labas lang yan. So, irena kote i, minasang. So, hindi na kailangan ilagay pa sa ref. No need to do, minasang. No need. Okay, no need to put. Ito naman, nakireba ikinay, nakireba naranay, kailangan daw ilagay mo sa nga yung ito. Okay. Jago bang, kikang gente. So, kikang minasang, so, take the note siya lang, kikang is time limit lang din. Time or time. Kikang, time.
Di siya time limit. Tikang is about sa time niya, sa time period, duration. Then, gente, limitation natin kanya, di ba? So, ibig sabihin, may time limit lang din. So, no, kikang blank. So, no, kikang igay. Dake. Okay. Except sa time na yon or yung time lang na yon? Time lang na yun. Time lang na Okay. Yun minasang. Okay, Okay. dake. Okay. Ikang gente. Time limitation, doon lang pwedeng gamin yun. Okay? For example, kikang gente, wa goji made des hanggang 5 p.m. So, ibig sabihin, pwede mo lang gawin yung mga pwede hanggang 5 p.m. lang kasi yung time limitation mo. Okay? Ya, Rokobang. Dosokai. Dosokai, minasang. Dosokai, reunion. Okay? Minasang, dosokai ha, reunion, mado. Okay, doso kai no blank o atsumeru. Atsumeru to collect. Ito yung collect ng Ay, kanji minasan ha. ay, Uga. ay. So,